challenges na hindi lang dapat makalan ka na sa Canada, hindi lang dapat may job o employer ka na nandito, but kailangan mong asikasuhin din yung mga requirements para maging permanent resident. As I am always telling to you, your goal pagpunta rito sa Canada, it's not just by landing to Canada. Ang goal natin dito is to become a permanent resident the fastest process as we can. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. Right here, Norbit Mountain. Pinalik ng partner. All right, there's a quick question from our subscriber Mark. Ang sabi niya is, hello Sir JT, planning to land in Canada sa pathway na international si Mrs. Then siya naman is magiging open work permit na magpuprosige na maging permanent resident sana. Sa NOC o yung tinatawag na National Occupation Classification, in any level ba or type pwede ma-approve as PR sa level C or di po kasi yung experience ko as a machine operator dito sa South Korea. Possible ba sir na makakuha ng PR or permanent resident kahit level C or D yung kanilang skill job? Madami po na work related po sa machine operator or manufacturing industry na nagbibigay daw ba ng permanent resident. More power and sana ma-mention sa next vlog. And this is a good question na pwede nating pagsalu-saluhan na kasi sa totoo lang, most of our kababayans, mostly lahat ng nag-a-apply na, or gusto mag-apply dito sa Canada as a work permit is that they are almost classified as skill level C or D. Two pathways para maging permanent resident if manggagaling ka sa work permit going to your permanent resident. But magdidepende yan kung ano ang classifications mo, kung ano ang job specifications mo. If, are you on the NOC 0, A, and B? Or nandun ka sa NOC C and D? With the first pathway, ito yung dapat gawin ng mga work permit holders. Kasi sa totoo lang, if you are having a work permit or meron kang kontrata rito na pwede kang magtrabaho sa isang job employer, at least siguro minimum of 2 years of a job contract yon. So meaning you only have 2 years para ma-process mo yung permanent resident mo. Now, with a work permit, isang requirement nito is to go through an express entry program. Yes, initially as a work permit, lahat tayo gusto makapasok sa Canada and I think lahat tayo gustong nangangarap magkaroon ng job offer dito sa Canada through to the work permit pathway. But let me tell you this, hindi porket nandito ka sa Canada as a work permit holder na nabigyan ka ng job employer mo ng trabaho, meaning may guaranteed ka na maging permanent resident. Kasi there are two pathways or two scenarios na pwede mong kaharapin, especially if you are in a work permit process. Isa sa mga pathway na to is for the work permit holder na nasa classification ng skill job NOC 0, A, and B. And which is, ito is yung sa express entry program having a Canadian class experience. So this is a work permit going to an express entry under Canadian classification experience going to permanent resident. Now, the question is, ano yung requirement niya, gaano katagal, and what are the chances na magiging PR ka after your contract? So let me define what is the Canadian class experience. Canadian class experience is a skilled worker who have a Canadian work experience to become a permanent resident here in Canada. And as a requirements, you need an English examination. Again, you need an English examination. If yung pagpunta mo rito sa Canada as a work permit, hindi ka hiningan ng English exam or hindi naging requirement sa iyo ang IELTS or CELPIP or English examinations or certificate, when you're applying in as a permanent resident, hihingin yan sa inyo. So again, as an English exam, requirement po yan to become a permanent resident. And it's also for the main reason, papasok ka pa rin sa express entry program if you're applying for your permanent resident. So again, English exam is always a requirement when applying for a permanent resident. Even if nakapasok ka sa Canada, nakakuha ka ng job permit without an English exam. So sa next requirement naman is at least
you have 1 year of skill job experience in Canada. This is gaining your work experience by working in Canada. And nabanggit ko kanina, if you have a 2 year contract, so kailangan mong bunuin yung 1 year mo, 1 year program, I mean 1 year work experience na nandito ka sa Canada, then another year para ma-approve yung PR application mo. And guess what? Hindi ganun kabilis yung process ng PR application within the span of 1 year. Unless ma-hit mo yung required scoring na makuha mo at mabunot yung name mo sa Express Entry Program. So, yan yung mga challenges na hindi lang dapat makaland ka na sa Canada, hindi lang dapat may job o employer ka na nandito, but kailangan mong asikasuhin din yung mga requirements para maging permanent resident. As I am always telling to you, your goal pagpunta rito sa Canada, it's not just by landing to Canada. Ang goal natin dito is to become a permanent resident the fastest process as we can. Ang i-goal nyo po, looking forward, is how to become a permanent resident. So, isa yun sa mga requirements. Kaya, yung oras nyo dyan is napaka, ano ba mong sabi ko? Napaka-limited, especially if you have only a contract of 2 years dun sa job employer mo. Bago mag-expire yung work permit validity mo na pwede ka rito mag-stay sa Canada. Even though sinasabi nila na this pathway for the Canadian class experience doesn't really require a education kasi nga meron ka ng Canadian class experience or nakapagtrabaho ka dito sa Canada. But then, kung titignan mo, you still need to apply sa Express Entry Program in which kailangan mataas yung CRS points mo, yung tinatawag nilang comprehensive ranking scoring. So, paano mo papataas yun? So, kailangan pa rin ng Education Credential Assessment or yung ECA na tinatawag natin. Or kung gusto mo talaga ma-improve yung scores mo while here working in Canada, pwede kang kumuha ng mga courses or yung mga vocational courses na pwede magbigay sa'yo ng certificate, diploma, na pwede nating may add doon sa education credentials mo if you are applying for your permanent resident. Yan yung requirements if you are applying for a Canadian class experience under the NOC 0 A and B. So, paano naman yung tanong ni Mark na yung skill level niya is nasa C and D? The only way to become a permanent resident dito sa Canada with that skill level is that you need to apply for a provincial nominee program. For the skill level NOC C and D, ang pathway na gagawin nyo is from work permit, provincial nominee program, to express entry, to permanent resident. So, you need to submit your EOI or yung tinatawag nilang express of interest into the province that you want to settle. And then also, your employer must support your application through to the provincial nominee programs. In this way, kapag na-accept yung application mo as a provincial nominee, definitely, kapag in-apply mo siya sa express entry, you will gain another, even a chance na mas malaki para makapasok sa pull list ng express entry program since the province itself is sponsoring you as their nominee to contribute dun sa economic growth ng or economic needs ng province na yon. So, sa NOC C and D, you need to apply for your provincial nominee program, then apply for an express entry, then becoming a permanent resident. And again, if you are going to become a permanent resident through to this provincial nominee, English exam is also a requirement and same thing as your education credential assessment. So, marami sa atin gustong pumunta rito sa Canada pero ayaw nila yung may IELTS, ayaw nila yung may ECA. But then, that's okay. If you are applying for a work permit, that is okay. But, again, as a requirement, kailangan yan. Gustuhin nyo po man o hindi, kailangan po yan when you are processing your permanent resident status dito sa Canada. Sana po nalinawan kayo doon. And masyado pong broad yung work permit program going to a permanent resident. And ako po, no, marami po nagtatanong gusto pong makapunta rito sa Canada kahit anong trabaho lang po or kahit anong trabaho na gawin. But I will tell you, the processing for permanent resident here in Canada, hindi rin talaga siya madali. Stepping stone para makaland sa Canada is to become a work permit holder. But then, hindi po dyan natatapos. Hindi rin po kasiguraduhan na since nandito kayo sa Canada is may possibility na maging permanent resident po. Hindi
sa lahat ng pagkakataon, you still need to comply with all the requirements ng express entry ng federal government to become a permanent resident with the same requirements, IELTS, ECA, job experience, at syempre yung application nyo if you are going for a provincial nominee program. So, with this quick video, sana po naliwanagan kayo kahit konti. Sana nagkaroon kayo ng idea paano maging permanent resident dito sa Canada. Again, wag po nating i-goal na makapunta lang dito sa Canada. Wag po nating i-goal na magkaroon lang ng trabaho. Ang pinaka-ultimate goal natin is to really become a permanent resident. Kahit na meron po kayong work permit, you have the contract, you have the years, kailangan nyo pong kumpyutin, kailangan nyo pa rin planuhin. Dahil, wag nyo pong pagsisihan yung pagkakataon na sana ito yung ginawa ninyo. Dahil, once na nandito po kayo, napakabilis ng oras dito, and yung panahon na bubunuin nyo para maging permanent resident is napakabilis din yung oras. So again, maraming salamat po sa pagtambay. Maraming salamat po sa pakikinig. And sana po may natutunan kayo. And I will ask for your help then to share this video sa mga gusto po pumunta rito sa Canada. And let's grow our channel. Let's be productive. And I'll see you on to the next one. Maraming salamat po.